Hello, welcome back po sa aking channel. Dito na naman ako para magbigay sa inyo ng isang video tutorial. So ngayon, pahinga muna tayo sa mga accessories na nilagay ko sa aking motor. So nag-request yung may nag-request sa aking katropa. So nag-request yung isang tropa natin na mag-upload daw ako kung paano mag-wiring ng isang ilaw, pero tatlong switch ang makakakontrol dito. So, bago yung lahat ngayon, ipapakita ko muna ngayon kung paano yung basic na wiring ng ating mga ilaw, pati yung pag-control sa kanya, gamit ang switch. So, eto. Una-una, yung 220 volts, nang gagaling yan doon sa service entrance ng Meralco. Papasok doon sa meter ng kuryente. After sa meter ng kuryente, papasok na yan sa circuit breaker natin. So, sa circuit breaker natin, meron tayo dong main circuit breaker, tapos na nasa 6, minsan 40 amperes yan, 60 amperes. So, after nun, papasok na siya sa mga branch circuit niya. Yung mga branch circuit na yan, andyan yung lighting panel, aircon, sa kitchen, pati yung convenience outlet. So, dito muna tayo magpo-focus sa lighting. So, yung lighting na yan, ayan, meron siyang dalawa. Line 1, saka line 2. So, example na lang. Kasi wala akong wala akong mabilan na mga gamit para maipakita siya. Pero, kaya ang gagawin ko ngayon, diagram na lang muna. So, halimbawa, ito yung kanyang branch circuit na lighting panel. So, gusto mong magpailaw. Diba? Ito, meron kang ilaw dito. And then, dapat, isang switch lang muna. So, unang-unang mong gagawin dyan, magtatap ka lang. Dapat may junction box ka dito. Yung line 1, didiretso mo na dito sa isang ilaw. Then, yung, since dalawa yung, dalawa yung terminal o pin ng mga ilaw, yung kabila naman niya, tatap mo, papunta sa switch. Itong switch na to, yung normal switch na to, yung normal na ng switch, dalawa lang yan, dalawang pin lang yan. Kasi ang lang naman yan, ganyan. Open siya. Pwedeng i-close niya yung circuit. Pag pinindot mo, mag-open ulit siya. So, yan ang niya. Yan ang purpose ng switch. Para buksan at isarado ang circuit. Kasi hindi mo mapapailaw yung ito, yung bumbili mo, kapag naka-open siya. Open yung circuit mo. Kailangan from line 1, babalik dapat yan sa line 2 na nakaseries yung ilaw at switch. So, yung sa kabila naman na itong switch, didiretso mo ngayon dito sa line 2. So, ayan. So, since ito, naka-open pa siya, pag pinindot mo yung switch na yan, magkakaroon ng contact yung dalawa. So, ngayon, matitrace mo na siya from line 1, papasok sa ilaw, lalabas sa kabila, papunta sa switch, ayun. Kung makikita mo yung switch, close siya. So, may continuity from dito sa point na to, papunta sa kabila at papunta dito sa line 2. So, pagka yan, meron ng continuity, iilaw na ngayon to. Iilaw na siya. So, yan yung basic na isang switch lang siya. So, ngayon, ang susunod naman ay yung 3-way switch. Kung saan, meron ka isang ilaw at dalawang switch. Pwede mong patayin dito, pwede mong buwasan dito. So, bago lahat, kailangan i-identify mo muna sa mga switch mo kung nasaan yung kasi 3-pin ng, kaya tinawag pala siyang 3-way. Kasi meron siyang tatlong terminal. Yung isa dyan, yung parang sa relay, kasi yung common niya. Baga parang pivot. It's either magkoconnecto dito sa taas or dito sa baba. Kaya tinawag siyang 3-way. So, ganito yung wiring niyan.
So from line 1, ay sorry, so from line 1, ito sa line 1 sa taas, kukonekta mo kagad yan dito sa ilaw. Pagdating ngayon sa ilaw, sa kabila naman niya, kukonekta mo siya dito sa common na itong isang three-way mo. Ngayon, dito ka naman sa kabilang switch. Itong isang, yung common ng isang three-way mo, kukonekta mo dito sa line 2. Yan. So ngayon, itong dalawa na to, yan ang tinatawag na traveler. Pag kukonektahin mo ngayon sila, ito, papunta dito. Itong isa, papunta rito. Pwedeng magkabaligtad dyan. Pero para mas malino ang ano nyo, diniretso ko na lang muna. Ang hindi lang pwede magkabaligtad, ito. Dapat yan, diretso sa ilaw isa, isa diretso dito sa line 2. So ngayon, ang unang ano nyan, contact. Dito. Halimbawa, itong isa naman, dito. So kung mapapansin nyo, para mapailaw to, kailangan maklose nyo yung circuit. So mula dito sa line 1, papunta sa ilaw, papunta dito sa isang common ng three-way. So ayun, nakakonect siya rito. Papunta rin doon, connected din siya, at papunta sa line 2. So, kung titingnan mo, close yung circuit. So, ang mangyayari dyan, iilaw to. Iilaw ngayon siya. So ngayon, kahit sa ang dalawa na yan, pwede mo siyang patayin. Pag inok mo rito, mabibreak yung circuit. Magiging open siya. Ganun din dito. So, tingnan natin. Pag inopen ko to, yan, open na siya. Hindi na siya kompleto yung circuit mo. Pag pinindot ko kasi yan, pupunta yan dito sa kabila. Tatakbo siya. So, pag tiningnan mo ngayon, dito na siya sa taas. Which is, hindi naman connected dito, open siya. So, ang mangyayari, in-off ko siya rito. Pwede ko ngayon buksan dito yan. Pag pinindot ko kasi ito, tatakbo yung kuryente niyan. Dito naman sa taas. So, pag tiningnan mo, yun. Kompleto ulit ang circuit mo. Iilaw ulit siya. So, kung gusto kong patayin dito, kukonek ko lang to, putol to, mamamatay ngayon to. So, yan yung three-way switch. So, ngayon naman, ito naman yung three-way switch. Four-way switch. Pag sinabing four-way switch, pwede magiging, magdadagdag ka pa ng isang switch para maging tatlo yung control mo sa isang ilaw. Ang gagawin mo lang dun, bibili ka nung tinatawag na four-way switch. Wala akong actual kasi ECQ ngayon eh. So, ganito na lang. Ganito ang configuration na. Ang four-way switch, kaya sa tinawag na four-way switch, may apat siya na point terminal. Yung apat na terminal na yan, ang initial niya na contact ay pa ganito. Wala na rin tinta. Ay, saglit. Ayan, so ang initial niya na ano, nakaparallel to. May connection yan sa taas. So, ang gagawin lang natin dyan, i-tatap natin siya dito sa traveler. So, yung three-way switch, ganyan na siya. Ganyan na yung position niya. So, tatap lang natin yan dito. Itong sa baba, kukonek ko dito. Itong sa taas, dito. Ganun din sa kabila. Ito, dito, ito, dito, yan. So, pagka, kung titingnan mo siya, walang halos pagbabago. Pero, ang function kasi nitong switch na to, nitong four-way switch na yan, itong apat na yan, contact dito sa taas, initial niya. Ngayon, pag pinindot mo siya, ang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng cross contact. Mag-e-ekis siyang ganyan. So, yung dito, makokonek dito. Yung dito sa taas, magkokonek doon.
Hindi sila magdidikit ito ah, walang contact yan. Basta ito, diretsong ganyan. Itong isa, tatalon, papunta dito. So, yun ang function ng four-way switch na yan. So, ito, tingnan natin ah. I-on ko siya rito. So, kung titingnan nyo, kompleto yung circuit natin. Yun, connected siya doon, dito sa taas, papunta doon. Pwede siyang patayin dito. Kapag pinindot pa kasi to, magko-cross to. Magko-cross yan. Ganyan. Magko-cross siya. So, eto sa taas, papunta dito sa baba. Papunta dito. So, yun. Open na siya rito. So, ngayon, pag open siya, hindi na iilaw yan. So, pinindot ko siya rito. Pinatay ko siya. Pwede kong buksan ngayon ito dito. Pag pinindot ko to, magkocontact kasi yan dito naman. Lilipat din ano niya dito. Pag lipat niya dito, yun. Tumawid dun sa taas. Papunta rito. Open na ulit siya. Close na ulit siya rito. Iilaw ulit yan. Pwede ngayon, pwede ko rin siyang patayin dito since nakabukas yun. Kasi, lilipat yung ano niya dito na, sa baba. So, pag tinignan nyo, sa baba, yun, nakaano sa taas, tumalon dun. Pumunta rito, open na naman siya rito. So, wala na naman to. Nakapatay na naman yung ilaw mo. So, yun. Ganun ang function ng four-way switch na to. So, yan, yan na yung tatlong switch na yan. Ngayon, kung gusto nyo magdagdag, bili lang ulit kayo nito. No? Four-way switch. Pwede nyo i-series dito. Ay, kung gusto nyo magdagdag ulit kayo dito sa area na to, bali, limang switch na siya. Yung nga lang, medyo may kamahalan ng mga four-way switch. So, basta yung magkabilang dulo, three-way switch dapat siya. Hindi pwedeng ilagay sa gitna, dito, o kahit saan. Basta dito, at saka dito lang dapat siya. So, ayun. Yun lang ang basic na pag-iilaw, pag-wiring ng 3-way at 4-way switch. So sana may natutunan kayo. Pasensya na at gamit ko pa tong whiteboard ng anak ko. Wala kasing mabilan na gamit kasi nga sarado pa yung mga hardware at ECQ pa ngayon. So yun lang, salamat at sana may matutunan kayo. Magandang araw po. So, bago ko po tapusin itong video, pa-shoutout muna sa aking katropa dyan na nag-request ng video tutorial na to, si J. Ann Chris Torres Tomas at sa kanyang hubby na si Sir Harold Tomas at ang kanilang anak na si Uno. Ganun din, pa-shoutout ako sa aking mga kaibigan dyan sa Malaysia, sina Ryan, sina Aris, sila Nap, si Sir Luis. Ingat kayo dyan, stay home. Pati rin sa aking mga kaibigan dito sa Pilipinas, si DJ Abadjer, si Albert Domingo. Ingat kayo dyan. Kung nasan kayo ngayon, dyan lang kayo. Stay lang kayo. So, yun lang po. Maraming salamat. Yung mga hindi pa nag-subscribe dyan, paki-subscribe naman po. Click the bell button at yung subscribe. Maraming salamat.